Welcome sa aking channel, ang Mela in Manila, or in short, MEMA, MEMA sabi lang. So, kamusta naman ang linggo ninyo? Sana naging maganda, tsaka lahat tayo kakatapos ng sahod. Pero for this day, magluluto tayo ng sobrang simpleng egg drop soup. So, itong egg drop soup, madalas ito sinaserve sa Chinese restaurant. Kagaya din ng katulad din ng noodle soup or ng mushroom soup. So, let's proceed sa mga gagamitin sa cup. So, meron tayong una, itlog. Tapos, chicken broth. Kung walang chicken broth, ang gagamitin ko na lang itong chicken cubes. Chicken cube lang pala. Isa lang to. And then, mga optional ingredients kagaya nitong carrot, kernel corn, and then chives, tsaka ginger paste. Ako, ang ginawa ko na lang, imbes na bumili ako sa supermarket ng ginger paste, kinadkad ko na lang or kinrate ko na lang yung ginger. And then, lastly, kailangan natin, syempre, kung walang itlog, diba? Syempre, hindi siya egg drop, kundi drop lang yung drop soup. Then, kailangan din natin ng cornstarch, pampalapot, at saka ng water. So, like na, start na tayo, magluto na tayo. Okay guys, so ito na, ginawa ko, pinrehit ko na yung tubig. So, mga 6 cups ng water. Tapos, nilagyan ko na din siya. Nakalimutan kong sabihin kanina na kailangan din natin ng salt at pepper to taste. So, nilagay ko na din yung salt at yung pepper. Then, lalagay lang natin muna yung carrots kasi ito yung pinakamatigas na ingredients. Tapos, hayaan na natin siyang kuluan. For about 2 minutes lang, huwag natin i-overcook yung carrots. And then next, ilalagay natin after 2 minutes, yun namang kernel corn. Okay? So, takpan rin natin. Okay guys, so after 2 minutes na ha, ihuhulog na natin next yung corn kernel. Sabi ko nga kanina, pwedeng optional to. Kasi sa egg drop soup, yung original na egg drop soup, kahit wala namang corn kernels. Pero kasi ako, gusto kong meron ito para maganda siyang tigna, mas colorful. So, kahit maliit na lata lang, siguro, or pwede din naman kung lumili na lang kayo sa nagtitinda ng mais, tapos himay-himayin nyo na lang siya. Nga pala, itong egg drop soup, guys, masarap to pagka malamig. Napaka-simpleng soup lang nito, napakadaling gawin. Tapos pagka malamig, yan, masarap higupin. Or kung wala kayong sabaw, ulam nyo, prito, ito, pwede nyo siyang gawin. And ito nga pala, ang nagastos ko dito is less than 100 na lamang. So mura lang yung chives. Nakalimutan pa rin mention. Mura lang yun, 10 pesos. Tapos itlog, magkana lang naman, 6. So kung dalawa, 12. Tapos, yung ginger pala, less than 5 pesos, makakapili na kayo. And cornstarch, ganun din, pwedeng bumili sa tindahan ng tingi. So, medyo costly lang yung corn at saka yung carrots na tagmahalang gulay. So, less than 100 meron na kayo egg drop soup. Okay, so, hihintayin natin siya kumulo again for 2 minutes. Tapos, i-check natin, then lalagay na natin yung ginger. Okay guys, so after 2 minutes na, check na natin. Yan, nakita nyo, punong-puno na siya. So, pwede natin ilagay yung ginger natin. So, kung ayaw nyo na masyadong matabang na yung pagkalasa ng ginger, pwede naman konti lang na rin. Actually, para lang naman matanggal lang ano nito eh, ang lansa ng ito. Pero ako kasi gusto ko yung lasa ng ginger, healthy kasi sa katawan. Tsaka parang sa labat na din yung dating sa akin. Pero, of course, syempre, ang soup nga na to is egg drop. So, konti lang, mas maganda para hindi siya maging ginger drop soup. Okay, so, tatakpan ulit natin. Tapos, after 2 minutes, lalagay na natin yung, ihuhulog na natin yung itlog. And then, we're almost finished. Okay? Okay, guys. So, check na natin siya. After 2 minutes again. Nga pala, sorry, dapat pala unahin natin ilagay yung ating cornstarch na tinunaw sa tubig para lumapot muna siya. So, ito na yon. Mga 3 kutsara na siguro, and depende din naman sa dami ng
gagamitin nyo. And then, pag nilagay na natin yung cornstarch, medyo halu-haluin nyo lang para hindi mamuumuo. And, hinaan nyo na yung apoy para hindi siya ma-overcook. Okay? So, tapaan nyo lang yung apoy ninyo. Kung na-notice nyo din, guys, wala akong nilagay dito na pampalasa kasi yung ginger and yung chicken cube, malasa na siya. So, hindi na natin kailangan ng MSG yung ano mo pampalasa. Yan. So, stir lang natin siya consistently hanggang makuha na natin or hanggang maluto na yung flour. I mean, yung cornstarch pala. Okay. So, mga 1 or 2 minutes lang. Okay guys, so ito na, halos malapit na maluto yung egg drop natin pero wala pa din yung egg. And if you notice, medyo nagkulay dilaw yung ating soup kasi nilagyan ko siya ng konting food color, yung kulay yellow, para mas maganda yung kulay niya, mas appetizing kapag sinerve. So, ito na, tara na, lalagay na natin yung ating itlog. So, dalawang itlog lang to, tapos pinit natin. Pag nilagay, make sure lang na halo-halo ko siya. Ayan. Okay. Guys, pwede nga pala kayong mag-comment or subscribe or kung may mga feedback man kayo about dito sa ating egg drops, sa ating putahe ngayon na egg drop soup. You can just write your comment dyan sa down below the page. Okay? Ayan, ang bilis niyang lumapot. So, hinaan lang natin yung apoy para hindi siya ma-overcook. And then, after 1 minute again, pwede na itong i-serve. Sarap to. Okay. Okay, guys. So, ito na ang finished product ng natin. Ito na yung ating egg drop soup. So, take man time na tayo. Ito yung aking favorite part. No? Medyo mainit pa. Ooh! Tama-tama to sa malamig na weather. Ayan. Pwede din naman, again, pwede nyo siyang innovate. Mas, pwede nyo lagyan ng chicken kung gusto nyo na mas masarap and mas special yung inyong egg drop soup. So, medyo mainit pa. Kumuha ng corn, tsaka ng carrots. At saka nga pala, tinapings ko na yung chives. So, muna natin. Pakainit. Ang sarap! Okay! Panalo! Panalo-panalo to. Pwede-pwede sa mga bata din to. Okay guys! So, sana nagustuhan nyo yung ating niluto ngayon, egg drop soup. Dali lang lutuin in about 15 minutes, meron na kayong egg drop soup. Meron na kayong ganito. Pwede ulam or, again, pwede nga siyang main course. Alright, so, anyway, please like and subscribe my channel and huwag kayong magsasawang i-follow ako. Sige, until next time, kita-kits tayo sa next video. Bye-bye! God bless!